Aki, magandang araw po ulit, magandang gabi mga kakilixer, sa aking mga followers sa YouTube, followers sa Facebook, at sa mga naging customer ko po sa RR731 Moto Online Shop. Maraming salamat po sa inyo, maraming salamat po sa pagtangkilik ng mga produkto ko, at shout out po sa lahat ng naging kaibigan ko sa grupo ng KLX Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko na po isa-isa yung kung sino kayo. Napakadami nyo po eh. Gumawa po pala akong bagong video due to request ng ating mga kaka-Elex. Gumawa ako ng video sa pagre-regrease ng brake caliper pin. Gumawa ako ng video, front and rear na po yung ginawa ko. Gaano bang kahalaga itong pagre-regrease? Napakahalaga po niya na hindi po masira yung caliper natin, hindi kalawangin yung mga pin, hindi mag-stack up. At least po, twice a year, mag-regrease po kayo. Kung naman nag-tetrail kayo, madalas river crossing, kung sisipagin kayo, mas maganda, linisin nyo po yung caliper. Every monthly po siguro, or after trail, bahala po kayo. At saka po pala, kaya kailangan nyo tools pag nag-regrease kayo, kailangan nyo po ng 12mm socket wrench, 6mm Allen wrench, 5mm Allen wrench, yan po gagamitin nyo. At saka paalala, huwag po kayo gagamit ng ordinary Allen wrench, baka po masira yung tornilyo o mabilog. At saka kailangan nyo pala ng dump club, saka waterproof grease, kailangan po mga kailangan nyo. At kung binabalak nyo tanggalin yung piston, huwag nyo po nilihain na magaspang. Na po mga 2,000 grit po siguro wet sanding or metal polish, wag lang po magadamage. Yun lamang po ngayon. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, paki-like, share and subscribe para samahan niyo ako. Magpaksa tayo. A few moments later. Ayan, medyo dry na po yung grasa. Lalagyan natin ng waterproof grease. Dati po kasi nalagay rito yung high temp. Hindi pwede po yung high temp dito. Kailangan po waterproof din. Medyo na-istaka po. Tagal natin ginagagamit to. Ito. Ito po yung ginagrasahan dyan. Huwag nyo po palang gagamitan to ng gasolina. Masisira po ito. Mga goma. Punasan nyo naman po. Kung may degreaser kaya mas maganda. Ito po yung boots. Buo pa rin po yung boots. Pupunasan ko lang po. Punas lang kailangan dito. Hindi po pwedeng gasolina, gaas o ano pa, masisira po yung goma. Pwede po brake cleaner. Hindi po ano, harmful yan. Sa video ko po, gagawin ko rin po isa yung rear brake caliper. Susunod po natin yan. Medyo kinalawang, na-stack up. Ito, pag nasiraan kayo ng pin na to, pwede po pang Wave 125 o kaya Raider. Ito po, pag inalis nyo yung piston, huwag nyo pong gagamitan ng liha, papel de liha na magaspang hanggat maaari po yung 2000 grit na 3M tsaka metal polish, kasi pag nagasgas po ito, maglilik po yan. Hindi ko muna ibabalik, dilinisin ko, puro putik po ng trail. Ito yung grasa ko, waterproof. Linisin ko muna to. Ayan, puro lupa po galing sa bundok.
Tsaka itong butas, lilinisin ko rin po yan. Teka lang po. Wala kang ginagawa, pwede nyo po yung DIY ito. Kesa umupa po kayo. Linisin natin yung butas. Lagyan natin ng grasa. At iba itong grasa na to. Kahit po gasolina na, hindi kaya. Hindi kaya itong alisin. Yan, sa butas po ah. Lagyan ko na. Huwag naman po sobrang dami kasi lalabas po yan pag nilagyan nyo ng pin. Yan. Babalik natin yung rubber dito. Ito, binalik yung rubber. Tapos ito pong ano, punasan natin ulit. Pinaka-caliper pin. Malaban yung grasa. Okay. Next natin ito. Sa may baba naman po. Pati pili ko gagawin ko ng video para isang upload na lang po tayo. As a reminder lang po, huwag nyo pong gagamitin ng gasolina. Kasi sira po lahat ang goma. Kuan po ito, velocity grease. Mas mainam. Okay. Ito yung bakal. Punasan ko ulit. Ito wala akong kalaw. Kailangan po malinis ito. Hindi ko na po nilinis mabuti. At para ma-demo ko lang po sa inyo, paano pong gawin ito. Sa next maintenance ko na po linis yung buti. Dinemo ko lang po sa inyo. Ibabalik ko na po itong bakal, pinaka bracket. Ito, ang size nga po pala ng alin dito is 6 mm ito. Ito namang dalawang bolt ng caliper, 12 mm, yan po gagamitin nyo. Tsaka 5 mm na allen wrench. Ibabalik ko na po ito. Kailangan po nakalapat mabuti yung rubber. May parang groove po rito yan. I-guide nyo lang po mabuti. Sana po ay makatulong sa inyo to. Yan, nakikabit ko na po. At ihigpit lang ko na lang nito. Yun, okay na po yun. Hindi ko na muna ibabalik. Hanggang dito na lang to. Next naman po natin yung likurang bahagi. Okay, tuloy naman po natin yung sa likurang bahagi na caliper. Tapos na po tayo sa unahan. Ito po. Ay, napuo pa rin yung grasa. Waterproof grease yan. May tornilyo po dito yan. Tingnan ako nga kung tandaan ko ano. Alin bolt po yata o teka, check ko po. Patay na yung grasa. Check natin ko 6 mm. 6 mm ang tornilyo. Lulugagan ko para maano natin. Ang kailangan nyo po rito 6 mm tsaka 5 mm na alin bolt dito. Dito P6 tsaka 6 tsaka 5 mm.
Tsaka huwag po kayong gagamit ng mumura yung mga allen wrench, baka masira po yung tornilyo, mabibilog yung ano. Huwag ako muna pala yun, ito yung brake pads para natin problema. Tsaka pag hinigpitan nyo po ito, huwag po sobrang higpit, yung sakto lang para hindi po mabilog to. Baka naiinip po kayo sa video, ha. Hindi ko na ikakat to. Diretso na po natin. Mahalaga po itong maintenance na to sa caliper. Especially po pag mahilig kayo mag river crossing. Ito. Alisin po natin yung brake pad. Brake pad may damo pa, last tray, kinakalawang na-stack po kasi tumutur ko buhat noong nagpandemya. Ngayon lulubog na natin to para po maalis natin yung yan, kaya pag nilubagan nyo po ito kasi ito maalis to. Ito po. Pag hindi nyo nilubagan to, hindi po maalis. Ayan, tanggal na po. Ilayan ko na itong bracket. Ayan, medyo dry na yung grasa. Eh. Kalawang. Hindi ko matanda kung 2 years na po ata nung huling na maintenance to. Ito huwag nyo pa iwawala ito. Plato washer po dito. At saka itong ano, dito po lalabas yan sa kabila. Yan. Dito po labas nyan. Yan, buti ito hindi pa dry. Yan. Ayan. Inalagaan sa grasa kaya hindi po na nasira kagad. Ngayon, tulad po ng ginawa natin sa harapan, punasan na lang muna po natin. Dinemo ko lang po sa inyo paano magano. Pero kung may budget din po kayo na pambili ng carb ano pa brake cleaner, mas mainam po. Ito po, huwag iwawala po ito. Take note po ulit, huwag niyo pong gagamitan ito ng gasolina, diesel, kerosene. Maaari pong mamaga ang mga goma. Paalala lamang po. Punas-punas lang po ulit yan. Sika muna itong goma na malinis. Hindi ko na muna ibabalik. Kasi may mga nakita ako, may mga putik-putik pa. Pero ganyan lang po ang procedure. Pag nag-regress kayo ng caliper, tsaka bago nyo po baklasin, hindi nyo kabisado, pakipicturean nyo po, kaya videoan nyo para alam nyo po bago nyo ibalik kung ano po yung pinakauran nyong binaklas, yun po ang pinakahuli nyo ibabalik, yun po pinakatatandaan nyo. Linisin lang po natin, ha.
Tabibutas, nakita niyo po ba? Sagutan ko ng ano. Malinis mabuti. Okay. Pag binalik po ulit yung itong gra ng boots, ganyan lang po ulit. Ikagadyo lang po ganyan. Huwag nyo po iwawala ito. Saka medyo mahal po ito. Pag may nasira pong caliper parts ito, kay ano lang po meron ito. Kay Sir Aldrin, kay Alexer Valencia. Kaya nung kumabit ah. Magana yata. Yan lang po yan. Yan, kagaya dyan na dahil magkapit na. Yan. Ibabalik ko na po ulit tong ano. Lagyan ko muna ng grasa yan. Ang loob. Huwag po ulit masyado marami, baka lumabas lang po, iluluwa lang po ng ano yan. Susuot ko na po ulit dito. Eh, gaguide natin siya rito. Yan. Yan po pag sumubra yan. Iluluwa lang po ng ano, ibalik din natin dito. Punasan nyo na lang po yung mga excess grease. Linisan natin to, wala makikabit na mga dead grease, medyo kinalawang. Tusukin natin ulit. Dito naman. May insekto pa yata. Wala naman putik. Kaya nang dry na po yung grease niya. Kasi ordinary grease lang na ilagay ko dito. Sutan natin ng ano. Yan. Kung bago ka sa channel ko, paki-like po, share, and subscribe. Salamat nga po sa mga sumusuporta sa channel ko at sa mga natulungan ko. Salamat po sa inyo. Ito, gagrasahan ko na po sa butas. Lagyan na. Hindi lang. Ayos na po yun kasi nalabas yun, no? Pag sobrang dami. Ngayon, ito may yung washer po dito. Huwag nyo kakalimutan. Saan to nang galing? Dito po nakalagay yan. Yung washer dito. Yan. Ito po nakalagay yan. Okay, suot na po natin dito. Okay, yan. Okay. Higpitan na natin to nang lumak na po rito. Ito. Yes, ayan na po ito. Tatandaan nyo. Napakasimple lang po. Kesa po umuha pa kayo. Pag natuto kayo, malaki matitibid nyo. Mamaya natin babalik po itong takip. Huwag nyo po iwawala ito, yung takip. Pinakatakip. Okay. Inisin ko muna ho ito.
bukas ko na po kukumpletuhin to at may mga kailangan pa akong linisin eh. Paano, hanggang doon na lang po. Ngayon, kung bago ko sa set ng channel ko, paki-like, share, and subscribe. Thank you po sa lahat ng mga sumusuporta. Salamat po. Bye-bye.